to my vlogmas day 8. Smile pa din kahit may sakit. Have a nice day! Tayo. Ayan si Bunso. Siyempre, hindi yan papahuli sa mesa. Ito yung sa kanila noodles. At rice with nori. Ayan din kay ate. Oy, si? Sipon mo, be. Ano, sipon mo. Pula sipon. Okay, okay. Lunch tayo, guys! Hi, Dodo! Umanghang to. Hindi pa rin ako okay. Para lumala na yung sakit ko, katitake ko lang ng gamot kagabi before ako matulog. Yung gamot na yun, ang pangit ng lasa, kaya ayoko rin uminom. Dapat na umpisa pa lang, ininom ko na yung gamot na yun. Ipapakita ko sa inyo kung anong gamot na ininom ko. Pangit talaga ng lasa niya. Kasi ano siya, parang paano ba sabihin? Ano siya yung nagamot? Parang natural siya nagamot. Kaya ang pangit ng lasa niya. Tapos pwede yata siya sa buntis at saka sa napapa-breastfeed yung gamot na yon. Kaya okay din yon. Nabubulunan ka na. Ang hirap lang talaga, guys, pag may sakit, no? Kasi lalo na kung may mga anak ka, kahit may sakit, kailangan mong bumangon, kailangan mong magluto, kasi may mga bata na hindi naman nila yan maintindihan na hindi okay, hindi ka okay. Kain na kami. Kahit may sakit, kailangan bumangon, kasi syempre, mga bata, kailangan mo silang intindihin, kailangan mo silang pakainin, tapos ikaw, kailangan mo rin kumain para lumakas ka, para sa kanila, para maalagaan mo sila. Uminom na ako ng gamot kagabi. Yung ininom ko, ang pangit ng lasa nun kasi para siyang ano, natural na hindi ko alam kung paano sabihin. Basta natural siya, sabi ng asawa ko, kaya ganun daw yung lasa. Pangit talaga ng lasa, kaya nga ayoko uminom ng una. Nang una pa lang na nararamdaman mo nang may magkakasakit ka, iniinom na yung gamot na yon. Huli na nang ininom ko. So ayun, kahit may sakit, kailangan bumangon, hindi pwedeng nakahiga lang. Tapos kailangan ko rin naman kumain.
Ito nga lang, nanoodles nga lang ako kasi nga hindi ko talaga kaya magluto. Naisip ko nga rin yung may mga work na kailangan talaga nilang pumasok sa trabaho kahit masama yung pakiramdam nila. Kaya bilib din ako sa may mga work kahit masama yung pakiramdam nila na papasok pa sila sa trabaho, no? Buti nga ako, nandito lang kami sa bahay. Pwede akong nakahiga lang habang nagpi-play sila. Yung may mga work, no? Hirap pa yung nag-work na makapag-focus ka sa work na may nararamdaman ka. Kaya nakakabilib yung may mga work, no? Na nagtatrabaho pa rin. Ang bilis naman ni Bunso makaubos ng pagkain. Tingnan nyo. Ubus agad. Noodles na siya. Si ate nga niya, nag-i-start pa lang, oh. Grabe yan si Bunso. Masama yung lalamunan ko, tsaka para akong hinihika. Kasi may hika ako. Bukas pa naman yung daughter ko, meron siyang swimming lesson. Yung asawa ko, may lakad siya. Ako lang yung magdadala sa daughter ko. Tapos syempre, kasama ko rin yung son ko, tapos magbabike kami. Baka naman mahimatay na ako nung sa daan. Nakakatakot. Baka madisgrasya kami. Pag mag-train naman kami, mahirap din. Kasi linalakad pa yung swimming school eh. From train station. Ay, naku, ang hirap. Tulad pag nasa Pilipinas ka, pag malapit ka sa mga magulang mo, pwede kang makisuyo sa kamag-anak mo o sa magulang mo. Tsaka may tigyawat pala ako dito. May pimples ako dito. Dito pa talaga sa gitna eh, no? Ayoko nga sana mag-vlog kasi hindi nyo talaga magugusta makita yung pagmumukha kong ganito yung may sakit. Hello guys, tapos na kami mag-land. Nunood lang sila ng TV. Pag nandito lang kami sa bahay, yan, ganyan lang sila, nagpa-play lang sila. Tapos dito lang kami sa bahay, nakakapag-rest naman ako. Sila nanonood doon. Nanonood ako ng mga vlog habang nandito lang kami sa bahay. Kaya panood ko sila. Nood ako ng mga vlog habang nandito lang kami sa bahay. Kay Sis Lilsat Vlog. Hello sis. Saan nagdidede si Jay. Nood din ako kay Sis Charmy. Ito yung YouTube name niya, Charmy Lagasso. Subscribe niyo siya guys pag hindi pa kayo nakasubscribe. Kahit hindi pa ako nag-upload dito sa YouTube, pinapanood ko na talaga siya. Load din ako kay Sis Chrissy Mood. Ayan yung name ng channel niya. Ako kay Sis Okasaki Vlogs. Ayan yung name ng channel niya. Pinapanood ko na to siya dati pa. Pinapanood ko siya pag nagluluto ako. Kaya minsan hindi ako nakakapag-comment kasi nagluluto ako, basa yung kamay ko. Din ako kay Sis. Hello sis! Ito yung name ng channel niya. Subscribe niyo siya guys. Pag nandito lang ako sa bahay or katapos namin sa labas, pagkakarating ko, nanonood na ako ng mga vlogs or habang nagluluto ako, habang nakumakain kami, doon ako nanonood ng mga vlogs. Tapos minsan, pag tulog tong dalawa or bago matulog sa gabi, yun, nanonood ako ng mga vlogs. Dito lang kami. Minsan lang talaga hindi ako nakakapag-comment sa mga vlogs na pinapanood ko minsan. Kaya minsan, before ko panoorin, nagko-comment na agad ako para hindi ko makalimutan. Kasi minsan, may ginagawa ako, naghuhugas. Kasi minsan sa kusina, basa yung kamay ko, hindi na ako makapag-comment kasi mababasa yung phone ko. Dito si ate. Hello, you say hello. 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 Tapos itong dalawang to, pag may pinapanood ako na may baby, sila Sis Okasaki Vlog. Tapos si Sis Makusinki. Nako, inaagaw sa akin tong phone ko kasi dito ako nanonood sa phone ko ng mga vlogs. Inaagaw nila pag may nakikita silang baby kasi gusto daw nila ng baby. Pinag-aagawan nila yung mga baby. Sabi nila kaway daw si Margaret tsaka si Yuki. Gusto daw nila ng baby. Naku naman, delikado. You like baby? Like baby. Oh, yun. Sabi niya, gusto daw niya ng baby. Eh, wala na anak. Ubus na eh. Ubus na.
Wala na anak eh. Ubus na yung baby natin. Wala na. Doon din ako kay Sis Lovely Loves. Ayan. Subscribe niya siya, guys. Lagi ko rin siya pinapanood. Nagki-Christmas ano siya. Nagba-vlogmas din siya. Hello, sis. No din ako sa kanya. Nagba-vlogmas din si Sis Sophie. Ayan yung kanyang name. Sophie's Vlog. Vlogmas Day 7 na siya. Ang sarap o. Oh, puto bumbong daw. Hello, sis. 12:23 PM na, guys. Kaka-upload lang ni Sis Melanie. Lim. Pinapanood ko rin siya, guys. Subscribe niyo siya, guys. Mami din siya. Napavlog siya. Tapos nasa Singapore siya. Mas ko ni Daddy. Cute. Ang baho pa. Nagtatagal na po bago ko ito inumin. Matagal muna kasi nare-ready ko muna sa ready mo. Pangit talaga ang lasa niya. Parang mga herbal. So, kailangan eh. Hindi ako sakitin, guys. Kaya nga nang maramdaman ko na hindi ako okay. Hindi talaga ako uminom ng gamot. Kasi hindi talaga ako sakitin, tsaka hindi ako pala inom ng gamot. So, kala ko magiging okay lang ako. Nagkakasakit man ako, gumagaling ako agad-agad. Mga isang araw lang, dalawang araw, okay na. Kahit hindi ako uminom ng gamot. Ito lang talaga. Ewan ko ba, siguro kasi ganun talaga pag tumatandaan or pag nagkakaedad na yung isang tao. Hindi tuloy tayo makalabas, no? Because mama is not fine, so we cannot go out today. Nag-message nga si Papa eh. Nag-text nga yung asawa ko. Sabi ng asawa ko, kung gusto ko na bumili na lang daw ako ng food sa 7-Eleven, sa convenience store. Kaso nga lang, sabi ko, hindi ko nga kaya lumabas eh. Kaya magluluto na lang ako dito ng kung ano-ano. Meron naman dito silang food. Ano bang meron kasi dyan sa buhok? Pinagsasabunutan mo naman ako eh. Kinakawawa yung buhok ko. Ayan oh. Wala namang ganyanan, anak. Ang sakit kaya. Anak, pinagigigilan eh ako. Pinagigigilan ako ng dalawang to. Porkit ako eh, walang energy. Ginaganyan yung ako. Grabe! Kaya nga din, kaya linalabas ko yung dalawang to. Dahil pag dito lang kami sa bahay, ako yung kinakawawa. Kaya ninalabas ko talaga tong dalawang to.